President, Vice President, we are all created to love, to worship, and to praise God. Amen. Hallelujah. At pag sa isip natin palagi ay ang pagmamahal natin sa Diyos, ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos, mga kapatid, wala pong dahilan o pag tayo magkina, walang dahilan para po tayo magkina. Hallelujah. At maraming salamat uli, mga kapatid, at ngayong gabi, dahil ko ay buwan daw ng pag-ibig, sabi ng sertifikado, dapat din natin maunawaan kung anong klase ng pag-ibig ang dapat natin ipamuhay. Amen. Ang dapat natin ipamuhay ay ang pag-ibig na natin. Amen. Amen. Pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos ay merong individual, merong pangkalahatan, merong pag-ibig sa buong sertifikado. Kung ngayong gabi ang ating pag-usapan ay ang pag-ibig ng Diyos para sa pamilya. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Tayo muna yung manalangin. Dagilang Diyos, salamat po ngayong gabi muli sa kalayaan na pinagkagawin sa amin. O bang Panginoon, ikaw ang Diyos, ang muli namin makaliin, hindi pa namin makausap sa pamamagitan ng Diyos na namin gawain, wala namin babuli ang panan na namin. Kaya ano, Panginoon, na sa aming pagluhod, Panginoon, maramdaman namin ang iyong paghawak sa aming buhay, ang iyong pagtapik sa aming mga paligid. Maramdaman namin ang Diyos ang iyong presensya, Panginoon, na managana ka sa aming kalagitnaan, God. Hayaan mo, Panginoon, na ang gabi ito, Panginoon, ay magkaroon kami ng isang panibago, Panginoon, na ugnayan at isang panibago, Panginoon, na pakipag-relasyon sa iyo na hindi pa namin nagawa, Panginoon, sa buong panahon ng aming paglilingkod sa iyo. Lord God, manatili ka sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong pangasalita ngayong gabi ang magbibigay sa amin ng panibago, Panginoon, ng pananaw sa amin pong paglilingkod at pananampalataya. Purihin ka at nakilain, gamitin mo, Panginoon, yung mabagling po, nilangong Diyos, ay kung rin po pananay sa mga pagkain mong pangalan ng Jesus na ito. God's love for the family. Amen? Noong kami po'y nagpakuha ng family picture dito rin sa church, that was 5 years na po yan, 4 years. Akala namin ay perfecto na yung aming family picture kasi talagang inayos, talagang pinagandaan, bawat siyan, mga kapatid, talagang ayon doon sa gusto ng photographer. Pero nung ma-develop, mga kapatid, yung picture, we thought it was a perfect family picture. Pero nung ma-develop, hindi pala. Marami kang mapupuna. May mapapansin ka, bakit hindi match yung hindi yan ang maganda ang necktie ni Pastor. Para yata kung si Sister Grace ay kung saan-saan nakatingin. Si Ami ay payak na. So, marami kang mapupuna. Pero nasa isip mo, that was an ideal picture sa inyong mga pamilya. Ganun din mga kapatid. Lagi pong may kapintasan. Pero, ang gayaan ang pamilya. Wala pong perfectong pamilya. Kagaya po, walang perfectong simbahan. At higit sa lahat, walang perfectong Kristiyano. Amen. Always remember, you are not a perfect person because you are a Christian. You are just saved by the grace of God. Amen? Ngunit, ang isa pong totoong ideal na larawan ng pamilya, mga kapatid, ay ibinigay po ng Diyos sa atin. Ito po, mga kapatid, ay ang larawan ng ideal family na hindi tinitingnan ang outward appearance. Wala sa outward appearance, kundi ito, mga kapatid, ay ang larawan ng isang pamilya na mayroon na makikita ang espesyal na relasyon ng Diyos at ng kanyang mga anak. So, the human family, ang pamilya, mga kapatid, it even serves as a picture of God Himself. Yung isang totoo at ideal na pamilya na sumusunod ayon sa nais ng Diyos, nagsasalarawan mismo ito ng Diyos mismo.
Napaka-importante na titingnan po natin ang ating pamilya mula sa perspective ng Panginoon, hindi sa perspective ng tao, hindi sa perspective natin, kundi sa perspective ng Diyos at ating matuklasan, mga kapatid, kung ano ang pinaka-the best na iniisip ng Diyos para sa bawat isang pamilya. First, the family is the image of God. Ang pamilya daw ito ay larawan o anyo ng Diyos. Sapagkat ang pamilya, nagsimula po ito, na ang babae at ang lalaki ay nilikha ng Diyos. Ano? Ayon sa kanyang wangis. So the family begins when a man and a woman was created by God in His own image. Genesis 1:27, so God created man in His own image, in the image of God created He him, male and female created He them. So, ibig sabihin, spiritually speaking, ang Diyos po ay mayroong katangiang panlalaki at katangiang pambabae. Dahil ang babae nilikha siya sa wangis ng Diyos, ang lalaki nilikha sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, not in the sense ng lalaki at may kundi namamahalugan sa bilang ama at bilang ina. May katangian ang Diyos bilang lalaki, na panglalaki bilang ama, at may katangian ang Diyos na babae bilang ina. Okay? In Luke 11, verse 11 to 32, kung sabi, at aling ama sa inyo na kung humingi ng kanyang anak na isang tinapay, ay bibigyan niya ng isang bato o isang isda, kaya at hindi isda ang ibigay kundi isang ahas. O kung siya humingi ng ito, kanyang bibigyan kaya siya ng alakan. Verse 13, kung kayo nga pagaman masasama, ay marunong mga bigay na mabubuting na loob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa kanya. So mga kapatid, ito po ang fatherly characteristic ng Diyos. Ano naman ang kanyang fatherly characteristic? Isaiah 66:13, kung paanong ang sinumay inaaliw ng ina, gayon po aliwin kayo at kayo'y mga aliw sa Jerusalem. Therefore, mga kapatid, ang pagiging isa ng babae at ng lalaki sa pamamagitan ng kasal, ito po ang bumubuo ng kumpletong larawan ng kalikasan ng Diyos. Amen. It forms a complete picture of the nature of God. But, ang pamilya, mga kapatid, ay hindi lamang binubuo ng ina at ng ama, kundi kasama din ang anak. Amen? Amen. Ang sabi mo sa Genesis 1:28, at sila'y binasmasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at talatan ninyo ang lupa. Ang unang utos ng Diyos kay Adan at kay Eva ay walang iba kundi be fruitful and multiply. So, ang lalaki, mga kapatid, kinakailangan ibahagi niya ang lalaki sa pagbigay o pagkaroon ng anak. Kung wala ang lalaki, hindi talaga magkaanak ang babae. So, they have a created act of bringing children into the world. So, the family also becomes a creative unit after the likeness of our Creator God. Ang pamilya, ito daw ang creative unit. Yun ang lumilikha, umagawa, mga kapatid, ng mga kasunod na henerasyon ayon din sa wangis ng Diyos. Amen? So, ang ibig sabihin, ang pamilya ay upang ipakita, ay nariyan ang pamilya upang ipakita sa mga tao kung ano ang uri ng pamilya na gusto ng Diyos na makita sa daigdig nito. It is a Christian family. At upang sa Biblia, marami pong bisis na kinukumpara ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya at sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng tinatawag na Body of Christ o Pamilya
na ni Kristo. Lahat po tayo ay katawan o body, pamilya ni Kristo. Kaya, ang Biblia po ay nagsasabi na kung when we ask Jesus, kapag sinabi natin, pag tinanggap natin si Kristo sa atin pong buhay, magiging kabahagi po tayo ng pamilya ng Diyos at pwede natin tawagin ang Diyos na Ama o Abba Father. Romans 8:15, sapagkat hindi nyo tinanggap muli ang Espiritu ng pagkaalipin sa katatakot, katapot tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupok na dahil dito ay sumisigaw tayo na Abba Ama. Ang Aba dito, mga kapatid, ibig sabihin ay pagmamahal. Kaya parang tinatawag mo na mahal kita, Panginoon. Parang mahal na mahal kita, Ama ko. You can call God your daddy. At sinasabi rin po sa Biblia na bilang mga anak ng Diyos, we become intimately related to one another. That fellow Christians become our brothers and sisters. Kapag ka, sinabi din ng Biblia na kapag ka tayo po'y mga anak ng Diyos, automatic, mga kapatid, mayroon tayong malapit na relasyon sa bawat isa. So, ang tawag natin ay brother at saka sister. Sapagkat tayo'y pamilya, tayo po'y nagkakaisa. Sa Romans 8:16, ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y ano? Mga anak ng Diyos. So, a family, mga kapatid, family means, una kanina, ang sabi ay, the family is the image of God. Ang susunod, the family is the family means love. Ang ibig sabihin ko ng pamilya ay pag-ibig, pagmamahalan. Sapagkat ang pamilya, ito po ang lugar na pwede mong puntahan anumang oras, gaano man ang ginawa mong pagkakamali, ikaw man ay naligaw, ikaw man ay gumawa ng hindi maganda, pero pagbalik mo sa pamilya mo, mamahalin ka pa rin. Amen. Amen? Ito ang pamilya. Kapag ka mayroong nagkamali sa pamilya, at kagad ay pasumpahin mo na ganito, it is not a family. It is not a family. Bakit? Ang magandang halimbawa na ibigay ng Diyos sa atin ay ang alipukang anak. The prodigal son, doon sa Luke chapter 15, alam natin ang kasaysayan, hiningi niya sa kanyang ama, ang kanyang kapahami, pagkatapos dilustay niya, walang patumangka, at nung maubos na, wala na siyang kaibigan, wala na nang bumalasakit sa kanya, wala na bumapansin sa kanya. Pero anong ginawa niya? Napag-isip-isip niya na meron pala siyang pamilya. Kaya anong nangyari? Sa kanya pong pagpuwin, sa halip na siya ay itakwin, sa halip na siya, mga kapatid, ay pagbawalan, ang sabi ng Biblia, bukas ang kamay ng kanyang ama, mga kapatid, na siya ay muling tinanggap. Iyan ang pamilya. I have experienced that, mga kapatid, alam ng lahat. During the time, nangyari ko yan, kay Pastor Carl, mga kapatid. And during that time, I realized, alam mong pinag-aralan ko ito, napaya ako. Ganung panahon ko lang yun, hindi pala ako kasali sa pamilya ng Rodrigo. Why? Sapagkat hindi ko po, ayaw ko pauwiin si Pastor Carl, ayaw ko siyang makita, pero hindi ko alam silang magkakapatid at silang magkina nagkikita-kita sa sarita. So, sabi ko, Lord, sa panahon lang yun, I am not a member of the family. Sapagkat gaano ang pamilya, gaano ang kalaki ang pagkakamali ng isa na member ng pamilya. Whether you like it or not, because family is love, tatanggapin mo yan. Kagaya ng Diyos. Ito po ang magandang halimbawa ng Diyos sa tinatawag na everlasting life. Jeremiah 31:3, masabi niya, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahan.
Kristo. At hindi lamang yan, itinatunayan din ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, ay inibig na niya tayo. Romans 5:8, that upon the tagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ganun ba nakila ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Ganun din ang pag-ibig na nais ng Diyos na mamamagitan sa isang pamilya. Hallelujah. Ang pamilya dito hindi lamang yung pamilya natin sa ating anak, sa ating asawa, humihigit sa lahat. Ang pamilya nila, pamilya ng Diyos. Now, love means more than acceptance. Love means more than affection. Ang pag-ibig doon hindi lamang pagtanggap, hindi lamang yung affection. Love also means discipline. Hebrews 12:6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniilig at inaampas ang bawat tinatanggap na anak. Kung mabasahin mo ba, mga kapatid, ibig sabihin, kapag hindi ka, ang parusa nito, mga kapatid, ay hindi magmamalupit. Chasten. Ang parusa nito yung hindi magmamalupitan ka. Ang parusa dito ay disiplina. Iba ang pagmamalupit, iba ang pagdidisiplina. So, ang sabi po ng aklat ng Hebreo, God chasing or discipline those he loves. Pagka hindi ka dinidisiplina ng Diyos, hindi kanya mahal, hindi kanya anak. Proverbs 13:24, ito po ang napakaganda. Siyang nabuurong ng kanyang pamalo ay nabubuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiinig ay nagpaparusa paminsan-minsan. Ang pagdisiplina o ang pag-ano sa anak ay hindi naman lagi na at nabawat kilos ay anong na. Hindi na mga kilos ang anak mo, kundi paminsan-minsan maalalahanan mo siya. At sabi, pagka hindi mo daw dinidisiplina ang anak mo, sinasabi mo rin sa kanya na galit na galit ako sa iyo. Galit ka sa anak mo pag hindi mo siya dinisiplina. Mali yung isipan ng tao na pagdinisiplina mong anak mo, pagdinisiplina mong anak mo, galit ka sa anak mo dahil dinisiplina mo. No. Ang sabi ng Biblia, galit ka sa anak mo pag hindi mo siya dinisiplina. Amen? Kaya pag iniibig mong anak mo, ay nagpaparusa paminsan-minsan. Lagi natin isipin, iba ang pagmamahal, iba ang pangungusitin. Kaya mayroon ko namin, hindi mahal ko yan eh, kaya, no. Kaya yan ay kaya, dahil mahal na kanyang magulang. Kaya yan ay nakakaya, dahil mahal na kanyang magulang. Mga kapatid, ang pagmamahal iba sa pangungusitin. Mahal mong anak ko, pero huwag mong konsentihin ang kanyang maling ginagawa. Mga young people, taas ang babae. Pag kayo ay pinaalalahan sa saway na inyong mga ina, inyong mga magulang, huwag niyo sabihin na hindi kayo mahal. Mahal kayo ng inyong mga magulang, kaya kayo ay tutuloy. At kayo naman mga ina at mga ama din na, taas ang babae. Kung mahalin niyo ang inyong mga anak, disiplinahin ninyo. Ang sabi nga, pag iniurong mo ngayon pamalo, ibig sabihin, nabubuhat ka sa anak mo, hindi ka nagpamahal sa anak. Amen? So, merong kasabihan na family love often means tough love. Amen? Kaya, ang pag-ibig ay isang bagay din na dapat natin i-express natin. Anong sabi ng Panginoon? John 3:16, for God so loved the world, in-express niya kanyang pag-ibig. That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. And then in 1 John 4:19, ano pong sabi? We love Him because He first loved us. Bakit natin inibig ang Diyos? Siya ang unang umibig sa atin. Dahil sa natutuko lang, mga kapatid, wala tayong pag-ibig
sa Diyos. Pero ang Diyos ang buhay ng pakita na kanyang buhay. Kaya natin siya ililigawan. Yung ikaw ay ililigawan, mga kapatid, kung hindi na pakita ng pag-ibig sa iyo, yung lumiligaw sa iyo, hindi mo rin siya iligaw. Di ba? Dahil mo ito napakita sa iyo, paano mo siya iligaw? Dahil napakita siya ng pag-ibig, magaya po ng Diyos, kaya iligawan siya. So, ganun din sa ating pamilya, kinakailangan sabihin din natin sa ating asawa, sa ating mga anak, na mahal natin sila. Kasi minsan, alam naman nila na mahal ko siya eh. Di ba? We are always assuming na alam nila na mahal natin sila. Tanong mo nito sa mga tatay at sa mga nanay, kailan pa ulit sinabi ninyo sa inyong asawa na mahal ko kayo? Kailan? Kailan? Totoo, yung totoo lang. Di ba? Araw-araw, eh? Dapat ipahayag mo, huwag mong i-assume na alam nila. Amen? Kaya, kung hindi sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, hindi natin malalaman. But, ito pa, words alone are not enough. Hindi sapat na araw-araw sabihin mo, mahal mo siya. Kasi mga kapatid, mayroong galing sa puso, pero hindi galing sa puso. Di ba? Dapat galing sa puso at nalabas sa puso. Di ba? Because the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth is speaking. Di ba? Kaya, upang ipakita natin mga kapatid sa atin pong pamilya na mahal natin sila, kagaya ni Kristo, ipinakita ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kamatayan niya sa cross. Hindi naman ibig sabihin na tayo magpapako sa cross para na ipakita natin mga mahal sa pamilya. Ang ibig sabihin, kinakailangan mamatay tayo sa ating mga makasariling layunin at hangarin at ilagay natin na prioridad ang ating pamilya bago po ang ating mga hangarin. Bago ang ating mga service desire. Amen. Sapagkat kung titingnan po natin ang tugay na kahulugan ng pag-ibig ayon sa Biblia, God's love is always giving. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos natin, ang bibigayan. Babasahin po na yung 1 Corinthians chapter 13, babasahin po ang ilan dito kung anong pag-ibig. Nasabi dito, kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilig, upang ipakain sa mga lupa at ibigay ko aking katawan upang sunugin, nagkapot wala akong pag-ibig, ay wala pagkikilabangin sa akin. Isipin mo yun. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhon at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na nanaghibig. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayabot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kaliguan, kundi nagigagalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinipuniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Mahirap ano? Pero mga kapatid, yan ang pag-ibig na gusto ng Diyos. Ang sumatutal ng natang bagay nito, ang pag-ibig ay dapat mapagbigay. Amen. Mapagbigay. Yan pag mapagbigay ka lahat, mga kapatid, ay kaya mo magawin. It prefers the other over self. Ang tunay ng pag-ibig, ginuguna mo muna yung iba bago niya sa iyo. Alam niyo, ibig sabihin, gusto niyo magkaroon ng joy, marami sa isip. Pero ang tunay na joy, mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng tunay na organ ng joy? James, Jesus, ibig sabihin God. O others, katatlo, yun. So ibig sabihin, Diyos muna, sunod ang kapwa, ipahuli mo na ang kanyang sarili. That is joy. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid,
tayo ay napapalibutan ng lahat ng uri ng pressure na nagbibigay, mga kapatid, ng pagtatalo-talo, pag-aaway-away sa pamilya. Ngayon ang mga pangangailangan, nagtatalo-talo ang ama at ina, mga anak, ngayon ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, pinagbabawalan ng ina ang anak sa ganito, basta yung lahat ng ginagawa na sa libutan, eh, alam niyo yung mga ginagawa na sa libutan ngayon, hindi para i-establish sa pamilya, kundi para wasakin po ang pamilya, sapagkat ito ang trabaho ni Satanas. Once na masira ng diablo ang pamilya, sira na ang pag-ibig, mga kapatid, na namamaginan sa bawat isa sa inyo. Always remember that. Ngunit, ang isang magandang bagay, mga kapatid, pag dumating ang pagtatalo-talo sa pamilya, pag dumating ang mga conflict, ang hindi pag-unawaan, anong gagawin mo? Sa pagkatan ng bagay niyan, gawain po yan ng diablo sa buhay natin. Ang pagtatalo-talo, ang hindi pagkaunawaan, ang minsan ang pag-away-away, that is the work of the devil in the family. Sapagkat gusto niyang maalis ang pag-ibig sa pamilya. Pero anong sabi ng Santiago? Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee. Pag dumating sa inyo yan, mga kapatid, dahil yung isipin, mayroong Diyos, sa Diyos kayong magkasapok. Huwag kayong pasapok sa inyong damdamin, huwag kayong pasapok sa inyong sariling pagkatwilan, huwag kayong pasapok sa inyong pride, magpasapok kayo sa Diyos. Amen. At sarap sa sarili niyo, Diablo, doon naman tatakas ang Diablo sa Diyos. Now, nais din ng Diyos, nire-require ng Diyos na i-exercise natin ang ating authority laban sa kaaway at magkaroon tayo ng commitment na ang marriage o ang pamilya, anuman ang mangyari, para natalihin ko natin. Para tirahin natin. Sapagkat sa pamamagitan ng ating commitment sa Diyos at sa pamamagitan ng ating commitment sa bawat isang membro ng pamilya, doon lamang tayo magiging matagumpay. Loving one another through Jesus and applying His word in our lives will resolve the conflict that our family face. Ibig sabihin, anuman ang mga conflict na nangyayari, panatilihin natin ang pagmamahal, mga kapatid natin sa bawat isa, i-apply natin ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay, sigurado yan, anuman ang mga conflict, ay magkaroon po yan, mga kapatid, ng kaayusan. Hindi, kasi minsan pag mayroon ng conflict, mayroon ng hindi po kaunawaan, dahil siya, magbago ka naman! Hindi ka na nagbago eh. Mga kapatid, it is not our responsibility na baguhin ang sino mang membro ng ating pamilya. Responsibility ng Diyos yan. Ano ang responsibility mo? Baguhin mo muna ang sarili bago mo baguhin ang iyong pamilya. Kailan man hindi mo mababago ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, hanggat hindi mo binabago ang iyong sarili. Sapagkat, mga kapatid, ang ating pong responsibilidad ay ganapin natin ang isang Christ-like na pagkatao. Christ-like role, yung kumpana natin, magkagaya tayo ng kung paano maging Kristiyano tayo ng Christ-like bilang isang asawa, bilang isang magulang, o bilang isang anak. Kaya mga kapatid, pagkaroon tayo ng personal commitment sa bawat isa na atin pong gagampanan ang ating katungkulan sa atin pong pamilya. Napakahalaga po ng pamilya. The first institution that was established by God is family. Society is composed of family. And the church is also composed of family. Kaya, now, ano pong katungkulan sa pamilya ng tatay? Husband, ano? Love your wives. Mga lalaki, mga asawa na lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, babae.
Ephesians 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo, na umiigil sa iglesia at ibinigay sa kanyang, ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ang family unit, nagsimula po ang pamilya noong iwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pagkapisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Genesis 2:24. Ibig sabihin, ito ang ito dito pinapakita na ang lalaki ay mayroong commitment sa kanyang asawa. Sa oras na magsama sila, sabi ng Biblia, they become one flesh. Magiging isang laman na sila. Ang pagiging isang laman ng lalaki at babae, ito po ay isang misteryo. Pero ang misteryong ito, mga kapatid, ay inahalintulad ng Panginoon sa kanyang pag-ibig sa Iglesia. Ephesians 5:32, ang iwagan nito ay nakilan na po sa salita kung tungkol na Kristo at tungkol sa Iglesia. Ibig sabihin, si Kristo ang bridegroom, ang Iglesia ay ang bride. Kung paano minahal ni Kristo bilang asawang lalaki, ang Iglesia bilang asawang babae, yun din ang gusto niyang mangyari. Na tayong mga lalaki, mahalin natin ang ating asawang babae. Mga tatay? Mga tatay? Amen. Mahalin natin ating asawang babae. Hindi mga asawa, ha? Asawa, isa lang. Isa lang. Pag nagdalwa ka, napakalaking problema mo yan. Hindi lang. Malaking problema yan. Pride mo yan sa tao. Pero napakalaking problema mo yan sa harapan ng Diyos. Kaya ang asawa ay, hindi sinabi dito mga lalaki, mahalin niyo inyong mga asawa. Kundi mga lalaki, lahat ng mga tatay, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Mahalin ninyo ang inyong asawa, babae. Amen. Amen. Nang tayo po ay na-born again, mga kapatid, automatic, nagiging kaisa na, isa na tayo kay Kristo. At ang kasal, ito ang bigay sa atin ng pag-unawa kung ano po ang kahulugan ng pagiging isa. Kaya, pag sinabi ng asawang lalaki na mahal niya ang kanyang asawa, ibig sabihin, parang sinasabi mo na rin na ganun ang pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Because we are compared to Christ and the Church. Bakit minahal ni Kristo ang Iglesia na binigay niya kanyang sariling buhay. Kaya, mga kapatid, katungkulan din ng mga lalaki, mga ama, na mahalin din ang kanilang asawa na babae. Sa paanong paraan? You must serve your wife by giving your life to her. Mahalin mo siya sa kanilang pagbibigay mo na yung buhay sa iyong asawa. Hindi po ito nangangahulugan na ikaw ay magiging alila na ng iyong asawang babae. Kasi yun ang mentalidad palagi. Andres. Diba? Si Father Chris, yung Andres din. Hindi naman siya talaga, hindi naman siya ganun. Diba? Kasi kung minsan pagsunod ka na, hindi mo ibig sabihin na lahat ng sabihin ng asawa mo, talong ka. Nunundan, hindi naman ganun na ibig sabihin ng pagbibigay mo na yung buhay sa iyong asawang babae. Ibig sabihin, mga kapatid, paglilingkuran mo siya sa pamamagitan ng pagmamahal, pag-i-encourage, at ibig sa lahat, mga kapatid, ipahalaw mo sa kanya, siya ang pinaka-the best na babae sa buhay mo. Amen? Mahalin mo siya ng higit pa sa iyong sarili. Lahat mayroong flaws. Lahat mayroong pagkukulang. Lahat ay hindi perfecto, mga kapatid. Pero anuman ang pagkukulang na yan, kung naroon ang pag-ibig at pagmamahal sa inyo na bawat isa, mga kapatid, ang kakulangan ay napupunuan ng pag-ibig. Amen. Ang galit ay na-overcome ng pag-ibig. Amen. Ang pag-aalilan, ang pag-hindi pagkaunawaan, lagi yan ma-overall
ng pag-ibig. Amen. Amen. Kaya ganun yung ginagawa ko mga kapatid, kahit ang masama-masama ang loob ko. Lagi ko lang iniisip, mahal na mahal ko ang aking kasama. Yun ang lagi ang rinigay ko sa akin sa inyo. Love you, Sister Grace. Higit sa lahat, mga kapatid, alam niyo ang pinakamagandang bagay? Lagi mong i-admire ang iyong asawa. I-admire mo siya sa kanyang talent. I-admire mo siya sa kanyang ability. At pupurihin mo siya. Mahirap, pero dapat mong gawin. Yung pagpupuri na hindi ka nagyayabang, ha? Yung tunay na pagpupuri. Amen. Kasi biblical yan. Ano ang sabi ng Proverbs 31? 28 to 29. Nagsisiba mo ng kanyang mga anak at tinatawag siyang mabalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri niya siya, siya niya na sinasabi, maraming anak na babae na sisigaw ang may kabaitan, ngunit ikaw ay humigil sa kanila. Amen? Kailangan nyo sabi, wala na umaharapin pa ang pinakamagandang babae sa buhay ko ay walang ba ako ni Sister Grace. Kaya pag ang asawa mo ang pinakamaganda, hindi ka natitingin sa iba. Bakit? Ay pinakamaganda niya ni. Oh, kaya wag mo sabi ko ang ganda mo. Hindi. Maganda asawa ko. Di ba? Ngayon din ang mga babae. Vice versa. Huwag mo lamang sabihin na siya ay tinitreasure mo. Ito ang maganda. Sabihin mo rin sa iba at itong kalaki mo na natampuhan mo ang pinaka na babae sa buhay. Anong sabi ng Biblia? Ang nakakasumpong ng asawa ay nakakasumpong ng mabuting bagay. Kaya, mga lalaki kahit mga tatay, huwag na huwag mong mamulaan at huwag na huwag mong maano ang iyong kasawang babae. Bakit? Pag iyon ay binigyan mo ng negatibo ang asawa mo, nilalapag mo na ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, pag nakatangko ka ng asawa, nakatangko ka ng mabuting bagay. Amen. Kaya walang asawang masama. Naging mabuti ang asawa. Di ba? O, ba't mga tatay hindi makasagot? Amen. And ganun din ang mga nanay. Amen? Bakit? Ang pag-ibig, yan po ang nag-i-encourage para sa pagpapasakop. Love, encourage, submission. Ang sabi po ng 1 Corinthians 11:3, that ang pag-ibig po na inyong maalaman ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So, ang pangulo, ang pag-ibig ni Kristo, nung siya po ng katawang tao, nagpasakop po siya sa kalooban ng Ama. At ang asawang lalaki, ang puro mo ay si Kristo at pamababae, ang puro ay ang asawa lalaki. Amen? Ganun din, ang authority ng lalaki ay nanggaling sa pagpapasakop niya kay Kristo. At ang babae, kinig, women willingly submits herself to the husband because he is forced to, but because she chooses to, recognizing his God's will for her life. Mga babae, kinakailan pusa ang inyong pagpapasakop sa inyong asawa. Pusa, hindi dahil sa kayo ay pinipwersa, kundi dahil alam mo na ito ang kalooban ng Diyos. Pwede ba mga nanay? Dahil kasi Sister Grace, pag ito pares ka na. Ang babae ay pusang pasakop daw sa lalaki. Ephesians 5:22, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Malinaw, mga nanay? Malinaw? Okay.
Ano po mga kapatid? Ang attitude ng kanyang puso ay buong-buong ng papasakop sa kanyang asawa. Always remember, it is always the attitude of the heart ang tinitingnan ng Diyos. Bakit? Kaya niya ginagawa ito sa kanyang asawa dahil hindi siya pinuwersa kundi ginagawa niya ito dahil mahal niya ang kanyang asawang lalaki at nirespeto niya ito. Ano naman ang gagawin ng asawang lalaki? Kailangan kinilip din niya. Amen? Dahil ang lahat ng bagay na ito ay hindi natin kayang gawin kung wala ang pag-ibig. Hindi pwedeng magpasakop ang babae sa lalaki kung wala ang pag-ibig. Hindi mapupuri ng lalaki ang asawang babae kung wala ang pag-ibig. Gaano man kahigpit ang inyong pag-conflict, ano man kahigpit ang inyong pag-ibig ng kaunawaan, maaaring kayong sigawan na, maaaring kayong nag-anuhan na, pero still mga kapatid, huwag ninyong pairalin ang inyong mga emosyon. During that time, lagi mong isipin, pag-ibig. Mahal kita, mahal mong asawa ko, mahal mong asawa ko, mahal mong asawa ko. Pag-galit na galit ka na sa asawa mo, matala kang gusto ng sigawan, lagi mong isipin, mahal mong asawa ko. Salip na kung ngayawin mo siya o salip na lang, sabihin mo, mahal ko asawa ko. 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 Di ba? Paano naman ang mga anak? Ang relasyon ng ama at ng ina. Listen, ang relasyon ng ama at ng ina, ito po ang pinaka-stage. Ito po ang halimbawa na tinitingnan kung paano po mag-behave ang inyong mga anak. Kung ang ina ay nagre-respeto sa kanyang asawa, ang mga anak re-respetuhin din ang kanilang ama. Kung ang ama ay nagbibigay ng pagpahalaga sa ina, ang mga anak re-respetuhin din at paralangalan din nila. Sapagkat kung ano ang nakikita ng ating mga anak, iyon at iyon ang kanilang basihan kung paano sila magbehave. Kaya maraming mga anak ang walang respeto sa ina dahil ang ama ay hindi nagpapakita ng paggalang sa ina. Marami din ang walang respeto sa ama dahil ang ina hindi rin respeto sa ama. Kung ikaw ba eh, hindi mo respeto ang tatay, marami respeto ko niya. Ganun dyan dyan. Nagre-reflect yun. Because if someone is a great teacher, ang halimbawa po ang pinaka-the best na teacher sa buhay. So mga kapatid, tayong mga magulang ang teacher na ibinigay ng Diyos para sa ating mga anak. Ano po ang utos? Deuteronomy 6:7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay buwabangon. Anong ibig sabihin? Ituro mo ang salita ng Diyos. Ang panahon po natin ngayon ay nagtuturo ng mga libro na nag-emphasize na ang sabi, you spend your quality time with your children. Quality time. Pero mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, maliwanag, hindi lamang quality time ang ibibigay natin sa ating anak, kundi quantity time. Pero kung quality time na, ipalihit na niya. Pero pag quantity time, bigyan mo ng panahon ang inyong mga anak. Ang main responsibility po ng pagtuturo sa mga anak ay magsisimula sa ama, kasama ang ina. Mga tatay, kayo po ang spiritual head. Kayo ang dapat mamumuna sa family devotion, sa Bible study, at sa pananalangin. At marami dito ang guilty, mga kapatid, sa ganito po ba. Amen? Kaya, ang sabi po ng Biblia, ang mga anak daw ay pagpapala.
mula sa Diyos. Sabi na rito ang mga anak, ay mananumulan sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang natimpala. At ang maganda para mga kapatid, pag sabi na rito pag ang tala, ang ama para ay maraming anak, ang siya ang maligaya ng ama. Sabi na, happy is the man that is quiver full of them. He shall not be ashamed, but he shall speak with the enemies in the gate. Kaya, pagka marami ng anak mo, maligaya ka. Kaya, sayang mo, inamit na ito ng sister, kaysa na sobrang maligaya. Amen? Ang sabi, meron pong isang magandang testimony na mapakinggan natin sa ama, pag sinasabi niya, isa maganda po, wala na aming ginaangat sa buhay ko, kundi ang makita ko aking mga anak na maligaya. Na makita ko aming pamilya na maligaya. Na makita ko lahat sila na sa magandang katayuan. Diba? Yan lang yan ating aman mga ama. Hindi lang mga ama, mga ina, mga magulang yung dami mga dami. Bagay ang mga ina, wala na kami na marunin. Kayo ay magiging maligaya ng mga ina. Kaya minsan dumadaan sa panahon na sa ina pang nagbigay ng pampiyan at dugo at paus ko makatapos ka lang. Diba? At sa pagmamahal, gusto mo maging maayos ang kalagayan. Amen? So, to make your family more like God's family, take a long look of what is preventing you from giving this idea of Jesus. Upang maging maganda daw ang ating pamilya, tingnan natin kung ano ang mga bagay na umahanda para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa bawat isa. Mga kapatid, minsan kasi wala na tayong panahon sa pamilya. Nauso ngayon ang social media. Wala na tayong panahon. Inuunap pa natin ang television kaysa magsama-sama tayo. Diba? You're all guilty of this. Wala na ang family devotion. Mangaroon ay ang family television. Amen. Kaya nga, I think this is the time. I-establish natin muli dahil hindi ko masabi na meron pang pag-ibig sa inyong pamilya kung ang pag-ibig ninyo sa Diyos ay nakukulang na. The only way that you prove that you love God is to have a devotion with God. Automatic na yan. Ang kasunod yan, naroon ang pag-ibig mo sa inyong pamilya. Pray together. I-share mo ang iyong damdamin, ang iyong mga kaisipan, mga kapatid, sa iyong pamilya. Kami ni Sister Grace, minsan sa umaga, ang nagising kami. Kapag ay, usap kami, kapag ay, sa nagising niya. Ito, ano ko yun. So, maganda na mag-share kayo kung anong naramdaman ninyo sa bawat isa. And then, ang pinaka-importante, whatever God shows you about your need to change your attitude and habits, promise each other that you will make those changes. Ano man ang ipinapakita ng Diyos sa inyo na dapat ninyong baguhin sa inyong mga sarili, mga kapatid, sa inyong attitude, sa inyong mga habit, magkaroon kayo ng pangako sa bawat isa na magkaroon kayo ng pagpapa. Pag sinabi, tutuloy mga kapatid. Sapagkat ang mga seryoso ng mga problema, ang mga behavior ng ating mga anak na problema natin, at ano mga bagay mga kapatid, ito alam ang dapat din ang gawin. Kung may dumating sinang seryoso problema, parang lumalayo naman sa bawat isa, may mga problema sa behavior ng inyong mga anak, o ano naman, please, huwag kayong pupunta doon sa mga hindi mananampalataya. Doon kayo pupunta una sa pastor ninyo, meron tayong counseling ministry, doon kayong pa-counsel. Anong may bayad sa inyo sa minuto? Pag nagkagalit kayong mag-asawa, ang una ay mabayad. Eh, wala yan muna yan. Diba? So, ano man ang mga bagay, nakatayo sa pamitan ninyo kung ang pag-ibig ay nawawala, mga kapatid.
anuman ang mga bagay na tayo sa pamitan ninyo upang ang malapit na fellowship ninyo sa bawat isa ng mga bagay ay para nawawala. Lagi niyong isipin pa lang ang pag-ibig lang ang tayo. Na tayo.